Oh, ito, ayusin ko na lang siya mamaya. Itong ano natin, sama ng itsura ng kalam natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito na po pala mga idol, yung ating RAM Air. Pang NMAX siya, Talcom. So nabili ko to sa Shopee mga idol, 700 plus to, kasama shipping. So ito po siya. So magtataka kayo bakit pang NMAX yung kinuha natin. Kasi yun lang, natipuhan ko lang siya. So matagal ko na sana dapat to ikakabit ka. So ang problema ko, sa Stackarb lang to kasha, itong goma na to. Kaya bumili tayo ng radiator hose. So 300 to mga idol, itong radiator hose sa mga auto supply. Pero pwede din naman mga idol yung sa ano natin, yung sa mushroom filter yung goma. Pero ako, ito ang gagamitin natin. So dito ako magkakat. Kakat ko lang to mga idol. Tapos syempre, meron din tayo dapat na, ano bang tawag dito? Klam. Kasi ito mga idol, kaya bumili tayo nito. Sobrang laki ng uso ng carb natin. 30mm yung carb natin. So wala akong makita na goma. So ito, tatry tayo ng radiator hose pang sasakyan to mga idol. So magkaka tayo dito, tapos magbabawas tayo dito para saktuan siya sa nguso ng carb. Pero ito, kasya na to. Hindi ko alam kung anong sukat nito eh. Wala man nakalagay dito kung anong sukat. Magcut muna tayo mga idol. Gagamit tayo ng lagaring bakal. Pero ito, pud-pud na. Baka naman makakaputol pa. So balikan ko na lang kayo mga idol pag naputol na natin kasi medyo mahirap, tapos wala pa tayong handle. So yun lang. So naputol na natin to mga idol. So kasya na naman to dito. Try natin ipasok. So ito, ito yung pinutol natin. So yun. Sakto na naman siya. So madali na ito iklam mamaya, ikakalam na lang natin. Tapos dito mga idol, magbabawas tayo kasi sobrang haba nito. Babawas tayo mga ganito. Teka, pakita ko sa inyo. Yung magiging tayo niya kasi mga idol na nakaganyan, nakapasok. Napasok to sa carb. Tapos ito nakalabas dito. Nakalabas yan dyan, dito sa anong top, sa butas na yan. So kung titingnan nyo, sobrang haba. So pag ganyan, sobrang labas na labas tong uso ng RAM Air natin. So yan, ganyan ang kalalabasan niya mga idol pag dito tayo nagputol. So kailangan talaga natin magputol dito. Puputulan natin yung radiator pa rin. Puputol tayo dito. Mahirap kasi mga idol eh, pagka naka big carb tayo. Iba-iba ko sana kung naka-stack carb, salpakan lang yung RAM Air natin. Pero mag-ano pa rin kayo, mag-co-convert pa rin kasi pang NMAX yung nabili natin. O yun, balikan ko na lang ulit kayo mga idol pagka naputulan na natin. So ito na siya mga idol, total maglilinis naman tayo ng carb pero hindi ko na i-video yung paglilinis ng carb. Pagka kalas natin ng carb mga idol, dito na ikilalagay na lang agad natin kasi baka mahirapan tayo magkabit nito. So nguso ng carb kasi sobrang ano nun, sobrang laki pa rin. Pero mas maganda naman na gito para sobrang fit siya, walang hangin na lumabas. So ito na siya mga idol, ano, naputol na yung radiator hose natin, sasalpak natin siya dito. So parang sobrang hirap eh, sobrang magkasing laki lang silang dalawa. So medyo nakaganyan, no? Una, lalagyan natin siya dito sa gilid, tutulak naman dito sa loob. Yan.
Oh, hirap pa. Ay. So yun mga idol, gets ko na kung paano natin ikakabit. Yeah, unahin natin yan. May banda dito. Tapos, papasok ang dalang daliri. Oh yun mga idol, okay na. Papasok na. Tapos di-twist lang natin. Ayan, o ganun siya. Tulak pa natin. Ayan, o ganun siya mga idol. Lagyan na agad natin ng clamp para hindi na siya umalis. So dito natin, dito tayo maglalagay sa ilalim ng ano. Dito natin itatapat sa ilalim ng lock para hindi siya ganun kadumiting nun sa ibabaw. Isin natin mga idol para hindi kumalog yung ramp air natin. So ito na siya mga idol, meron na siyang clamp. So dito na siya sa ilalim. Tapos lalagay ko na to sa motor natin. So ayan na mga idol, yung carb natin, nakakabit na. Tapos itong ramp air na lang, kakabit natin siya dyan. So papasok na natin to. So yun siya mga idol, kinalabasan niya. So dito maglalagay na rin, pa rin tayo ng clamp dito para nakapix siya. So para wala tayong maging problema. So napakaangas. Lagyan na natin ang clamp. Lagyan natin ng sticker. Ayan, talcum. So ito na nga mga idol, okay na siya. So medyo nakalog lang, pero lagyan din naman natin to ng bracket para hindi siya kumalog kasi natama siya dito. Tapos po, ito yung itsura niya dito sa may carb. So ito, konting ice na lang to. Ipapailalim na lang natin. Tapos, try natin bahayin mga idol. Saan ba? Ito pala. Siguro pag naka-stock pipe tayo, rinig na rin itong ano natin, ram air, nahigop na, parang may nahigop ng hangin. So ito lang ayoko, makalog siya, maingito sigurado. So nga pala mga idol, so abangan nyo po sa susunating vlog. Abang-abang na lang po tayo mga idol. So very very soon.
Shoutout na po tayo mga idol. Shoutout po kay CC. At saka po subscribe na rin kayo sa kanya. Kanta niya yung ginamit ko nung nag-show tayo, nung huli nating video, yung Stance at yung Toki Drip. So maraming salamat sa idol. Shoutout din po kay Paring SJ at kay Maring Arwen. So maraming salamat sa pag-comment. At sana mga collab namin kayo. So yun mga idol. Shoutout din po kay Joseph Castro. Yung kumanta po ng 12 bars na ginamit ko din nung huling video natin, yung sa motor show. Salamat sa idol. Shoutout din po kay John Jacob Tercia from Naik, Cavite. Shoutout din po kay Ramsel Lumbang from Arayat, Pampanga. Shoutout din po kay Densho TV from Bohol. Shoutout din po kay Renz Glenn Louis Tobaran. Subscribe na din kayo sa kanya mga idol. Shoutout din po kay Eric Jan Exconde from San Pablo City. Shoutout din po kay Jonel Gorospe from Darat Pinil, Ilocos Norte. Shoutout din po kay Aaron Bungay from Pampanga. Shoutout din po kay Kuya Kimi. At shoutout din po kay Kurt C. Ivan Ginukay from Tugigiraw City. At kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, please like, share, comment, and subscribe. At huwag nyo din po kalimutan pindutin ang notification bell para update kayo sa mga susunod naming videos. I'm out! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!